At nagbabalik kami dito na naman sa Tamang Usapan. Yung unang segment natin eh natanong natin si Play Solo about sa mga mangyayari at sa ESL on Birmingham. Ngayon naman, we'll get to know more about what happened sa kanila nung COBX Masters. Ha? Pero before yan, Direk, yung last na kanta. Nag-ano na yata eh. Paulit. Yan. Kasi yun, medyo ano lang yun eh. Medyo chill lang. Yun eh. biglang bumirit na yung tao eh. Pero, Play Solo, nakita namin yung image. Wala kami tatanggi. $60,000 yung sa check. Nako. Anong una mo, hindi naman sa'yo lahat yun, panigurado naman yan. Hindi naman, tsaka may mga tax pa yon if ever, pati yung mga organization, whatever. Kung ano mga, pero, yung sa part mo, ha, ano yung nasa isip mo yun na, sa tingin ko, mabibili ko na to, ha? Ano sa tingin mo? Ano? Ano nasisip mo? Diaper. Nanonood kasi si Lay. Shoutouts ka pala kay Lay, ha? Tsaka PC yun. Ah, sarili PC na. Stream. Okay. Ayun. Hindi. Yun, Lay. Unahin nyo na priority yung PC talaga na yun, ha? Kasi kahit na mamaya, madadaanan natin, makakapaglaro siya sa bahay. Pero saan mo ilalagay yung PC? Kasi si Play Solo po is taga... Pasay. Ay, pa, La Union. La Union. Saan pa yung La Union? Sa North. Baba ng ano? Ng Baguio. Ah, okay. Bago mag-Baguio, La Union. Ay, hindi ko ba taga-Bicol? Hindi. Sila yun. Ah, sila yung taga-Bicol. Kayo, La Union. Oh. So, lalagay mo yung PC mo sa... Dito sa Manila. Sa Pasay. Ah, Pasay. Okay. So, yun na nga. Leia, number one priority yung PC na yun. So... kung kailangan mo ng specs, tanungan mo lang kami. Awesome. Okay, wala problema dyan, ha? And then, yun nga, yung sa kanilang panalo dun sa may COBX Masters, lima sila ron, Sam H, dating TNC, RR, kilala nyo naman si RR, RR Natix, Ben Hur, si Mr. Penguin, siya kasi gumaga ng ganun kasi nung entrance, eh. Wala naman masama, Ben Hur, I feel you, alam mo naman yan, di ba? And then si Play Solo, and then si Skim. Yun. Originally, apat magkakampi kayong apat. At saka mga stand-in, sila Black. Ang dati nyo kakampi si Bimbo. Bimbo. Ngayon, nasa Mineski na. And then, ngayon, ang naging kakampi niya sa tournament na to is si Skim. So, paano kayo nag-end up with Skim flying together with you dun sa may India para sa COBX Masters? Nung pagtapos ng ano, nung... Dream League ba yun? Yung Major? Major. Yeah. Saan ba siya lumaro nun? Si Skem? Oo. Ewan ko pa. Basta dun. Si Bimbo kasi kinakontakt na ng Mineski nun. Na nag-open sa amin na ano. Lipat na siya? Oo, ali siya. Okay. So yun. Naghanap kami ng isa. Si Skem. Ay, yung unang option namin si Skem. So, pangalawa si Black. Si Black trinay namin nag-stand-in ng mga ilang tournament. So parang nahirapan kami tapos. Yun, si Skem na lang. Okay, para Pinoy. No? Pinoy din naman. Sakto, wala rin team si Skem at the moment. Wala. So, yun nga po. Si Black po kasi, stand-in nila yun. Anong tournament ulit yun? Anong tournament yun? Yung Disneyland. Major. Yun. Pero si Black po is at the moment nasa Singapore. Tama ba yun? Kasi nandun yung girlfriend niya. Kaya possible yung laro nila na yun. And then, nag-open qualifier pa kayo ng ano, ng minor. Yung ESL. Sinong pandima nyo ron? Yung ano? Hindi, ESL. ESL. Dota Pit minor. Si Skem. Si Skem na yun. Nalaglag kami sa best of one. Sino? Nakambakan. Hindi, kasi parang practice lang namin yun. Kasi kahit anong mangyari, conflict sa ano, COBX. Sa COBX. So, pa-priority nyo pa rin yung COBX. Priority pa rin. Yung open qualifier, hindi po conflict yun. Ang pinaka-conflict sa COBX na schedule is yung schedule mismo ng minor. Okay. Pero magagawa nyo na paraan yun kasi Tigers, nagawa nila ng paraan eh, no? Eh, favoritism yung mga yun eh. Oo nga. Kasi nagawa eh. Yung Tigers eh. Siya lumaro din yung Tigers. Nag-minor sila rin eh. Nung pagdating namin, hindi nga kami nakapaglaro masyado. Okay. Wala practice room? Meron, pero ano... parang per hour, ganun. Okay. May schedule. May schedule. Anim na team lang nandun, di ba? Mga madami pa, CSGO, mga ganun. Hindi, pero for Dota. Anim. Pero,
hati rin kayo sa gaming room ng CSGO, mga ganun. Oh. Ah, talaga. So, may nakalaan na oras lang. Oh. Pero yan nga po yung bracket ng kanilang pagkapanalo. Tinalo po nila si exclamation mark, sila ano yan, sila Tihi. Oh, sila Tihi. Sila Tihi, sila Fred. Fred. Si Fred. Yan, tinalo po nila yan. And then yung Tigers naman, tinalo yung local team doon, which is yung Signify. Para maglaban sila sa finals. And then tinusiro nila yung Tigers. Sino ba yung dalawang team na hindi nakasama dyan? Yung Russian. Yung Russian. Tsaka ano, Entity. Entity. Ah, dalawang team yung ano? Dalawang team yung walang premyo din. Okay. Ito nga pa na yan, may premyo yan. Okay. So, yun na nga po. Yung first place, $60,000. Yung Tigers, $20,000. And then yung Entity, tsaka yung Signify, tsaka exclamation mark, take $10,000. Which is di naman sama. Dollars yun, ha? Dollars yun. Diba? So, yun nga. Speaking of the tournament, nakalaban nyo ba lahat? Hindi. Yung ano lang. Tigers, Entity. Ano eh, by group muna. By group, tatlo. Tapos, exclamation mark, tsaka Tigers ulit. So, di nyo nakalaban Signify, tsaka Russian. Hindi. Kanino yung pinakanahirapan? Sino sa mga nakalaban nyo? Yung ano, Entity. Kasi wala kaming ano eh, wala kaming mic eh. Yung sound, hindi ko magana. Grabe naman yun. Eh, yung soundproof namin, talagang wala na kaming marinig. Pagka ganun namin, wala na kaming mic. Huh? Oo. Bili nyo pinos. E, bawal yung tanggal yung soundproof? Bawal. Ah! E, paano kayo nagkarinig ganun? Wala, laro na lang kami. Mahirap nga yun. Best of one. Oh, best of one. Oh, kita ko, pag natalo sila ron, punto sila, mabawasan, di ba? Crucial yun, placing yun eh. Placing yun. Grabe naman yun, inangal nyo. Nanalo naman kami, di ba? Tapos, ano, nag-rematch kami kasi hindi daw nakasot yung soundproof nung una. Oh! Nung una, mga... Pero yung unang laban, yung hindi nakasot yung soundproof, di na kayo nagkakarinigan. Hindi, nagkakarinigan pa kami nung wala pang yung soundproof. Oh. Tapos, nung... may nagsabing organizer na iswat dapat namin yun. Wala, parang kayong... On-game yun, na on-game kami nun. On-game so, nung sinuot namin, di na gumana yung mga mic namin. Mic nyo! Wala na. So, syempre, ayusin pa namin. Tagal pa nun eh. Sabi namin, game na natin to. Hiliyabi na yan eh. Kahit walang soundproof na, no? Ay, kahit wala ng mic, nilaro nyo na lang ng tamang laruan na lang, no? Sa pub game nga, wala sali-sali tayo. Ping-ping na lang, no? Grabe naman yun, no? So, sir, yung soundproof po, hindi po yun yung normal na headset, ha? Talagang, bingi kayo doon? Kulog po yun. Kulog po yun. Kahit katabi mo po, hindi kayo magkakarinigan. Instead na lang kung sisigaw ka talaga, oy! Diba? Oo. Pero sobrang hirap naman doon. Sobrang hirap. Tama ka paan lang. Kahit sumigaw ko, wala akong marinig. Pakiramdaman nga. Sabi nung tropa lang dito, ha, yan ang mga sagutan. Totoo lang. Sa totoo lang tayo. Totoo lang. Maganda naman. Kanina nga pinag-uusapan namin eh. Maganda yung mga hotel. Sobra. Maganda yung price pool. Mm. Pero meron ding other side yung production. Medyo out nga yung mga soundproof. Yung gaming area, yung medyo out din. Tapos sabi nga ni Play Solo, favorite is. So, aside from dun sa pinakamahirap niyong nakalaban, so, I therefore conclude na dahil mahirap sila kalaban dahil dun soundproof, hindi kayo magkarinigan. Okay. Pero sa gameplay itself, sino yung magaling na nahirap? Tigers talaga? Tigers. Eh, syempre, Raven. Raven, Dendi, ano yun eh. Sobrang all-star din yun eh. At least medyo may ano sila, may experience doon sa ibang team eh. So, next question natin, eto naman, sino yung, syempre, lilipat kayo ng Kobex, takit naman yung mga team. Puta, malupit to ah. Malakas to ah. Tapos pagdating nyo ron, puta, lalambot-lambot pala to. Hindi pala ganun kalakas. Sino yung team na yun doon? Ano bang team nila? Yung Russian yun eh. Russian. Kasi sila Panic. Mga sir, all-star din po yun eh. Sila Ek na mga veterano yun eh. Ek, Nart, Screen. Si Screen yun, di ba? Ek, Nart, Screen. Proper si Screen. Nag-WG. Ek, Nart, si Screen, si Funic. So, hindi rin biro yung mga ano yun. Pero sila yung unang nalaglag. Nalaglag sila. Sino yung nakalaban nila sa kabilang group? Tigers, tsaka... Signify. Hindi. Signify, tapos ano, exclamation. Hindi nga mga bigatin yun, no?
Pero sila po yung nalaglag sa group na yun. Kasi dalawa-dalawa ko kunin, tama? Oo, dalawa-dalawa. Di man lang sila naka-second place doon, no? Yun nga eh. Medyo, wala nga, ano yun, nag-vacation lang? Vacation lang. Tamang kain lang ng ano. Ilang plus. Araw ba kayo ron? Dumating kayo ron? 1 week. Ah, 1 week kayo doon? 3 kami dumating tapos ano, 8 kami umalis. 3, 4, 5, 6, 7. Diba? Parang 5 days pa doon. Natapos yung tournament. Pagtapos ng tournament, kinabukasan ng umaga, uwi na kayo? O meron pa kayong... Oo, parang ganun. Ah, may, hindi na kayo binigyan isang araw para maglibot-libot? Hindi na. Gusto nyo ba? Ay, hindi. Meron. Ha? Meron. Nakalibot pa kayo? Isang araw? Ay, lumibot eh. Mainit. Mainit nga naman. Pero mga sira, ito ha. Speaking of libot and safety, whatever. Kasi po, yung... Ito ha. Papahagingan ko lang ha. Dahil kanina pinag-usapan to eh. Mm. Yung ESL 1 Mumbai po, Derek, meron ka bang ESL 1 Mumbai dyan? Meron yan. Na mga teams. Yung mga invited po ng ESL 1 Mumbai, ito po, yan. Alliance, King Gaming, Mineski, NIP, tapos Chaos Esports. Pakita po ako nung ESL 1 Birmingham. ESL 1 Birmingham. Oh, yun? Virtus Pro, LGD, OG, Liquid, EG, Secret. Pakita mo ulit yung kabila. Pakita mo ulit yung kabila. Oh, di ba? Bakit hindi, aside from NIP ha, ba't di sumali yung mga ano dyan, yung bigating. Mga bigating team, no? Malayo. Malayo ba? Malayo. Oo, oh, siguro. Tsaka medyo syempre, parang safety na rin siguro. Mainit. Kasi may mga nababalita, hindi naman sa Mumbai, sa mga outskirts ng India, medyo delikado daw sa mga foreigner. So, kayo naman, hindi nyo naman naramdaman yun? Hindi naman. Mukha naman kaming Indian eh. Okay. Safe naman. Safe. So, kumbaga, hindi kayo yung todong-todong puti talaga, no? Uh-huh. So, yun nga. Kita nyo yung difference, mga sir, ha? Medyo malaki. Mm, hindi lang sobra. Hindi lang maliit ang diferensya. Malaki talaga ang diferensya, no? Mm. So, yun na nga. Natanong ko lang kay Fly Solo. And then, yung back to the, ano tayo? Overlay, direct yan. Eto, moving back sa COVEX pa rin, gaano ka-importante sa mga teams like yung mga tier 2 teams at the moment na hindi nakakapag-qualify sa mga major, yung mga online tournament, yung mga ganitong maliliit na tournament na hindi na kinukuha nung mga teams like TNC, Fnatic, Mineski, gaano ka-importante ito sa inyo? Unang-unang exposure mo yun para makakuha ka ng sponsor. Pero yung ano nun, downside nun, kitang-kita yung mga ano mo, playstyle mo, ano yung hero nyo, yun. Ah, may expose pa rin. Mm. Eh, sobrang dami nila mga qualifiers na sasalihan eh. Mga online tournaments din, syempre eh. Kunyari, mga join Dota, makikita yung mga ano nila, strategy din nila. Oo. Ayun nga, yung mga join Dota League, yun yung mga malit na tournament eh. So, pero... Dito kasi parang yung ibang team dito rin kumukuha ng ano nila eh, ng pang-monthly nila eh. Kasi depende. Yung mga winnings eh. Depende rin. Yung mga walang sponsor. Oo, yung mga yung mga walang sponsor para magtuloy-tuloy yung operation nila, no? Kasi, di ba, magtropa lang talaga eh. Limang magkakabit. Sa amin, ginagawa rin namin minsan parang practice talaga na ano. Kumbaga, mag-explore kami ng mga hero. Kasi iba pa rin yung sa scrim, iba rin yung tournament. So, dito nyo gagawin yun. Parang sa mga qualifier na malalaki, nasubukan na namin yun nung ano. So, yun na nga. Without further ado, mga sir, eto, last question. Unang question namin, nadawit kayo rin sa may Rainbow Cup issue. Mm. Nakita namin yun. And, nakita ko yun, sabi ko, oh no, sana hindi totoo. Mm. Ano bang nangyari dun sa Rainbow Cup na yun? May solo. Kumbaga, yun yung game 1 namin. Parang lamang na kami. Tapos nag-Roshan kami. Yun yung parang bad decision talaga namin, nag-Roshan kami. So yun, natalo kami dun, diba? Tapos second game, talagang pinaplano namin mag-pudge. Okay naman talaga yung drop, yung drain-up ko. Kumbaga, ang nangyari, natalo yung dalawang lanes namin, tapos yung pudge yung nanalo yung lane. Okay. Tapos hindi namin na ano yung... Yung Pudge yung nanalo yung lane. So, hindi yung Pudge yung nag-throw. Dapat alay talaga yung offlane dun eh. No? Yung Pudge yun eh, di ba? Tsaka ang lakas kasi ng ano, di ba, na buff. Yung region niyan, ang laki. So, aside from dun, nag-post kasi si
AFK Gaming ng article na sinabi after this tournament nga daw mag-disband na daw given nag-back out na si Yoshimoto, yung sponsor ni Detonator. So with that, may plano talaga mag-disband si Detonator. So yung question na yon nakapekto siguro. Siyempre, siguro sa mga ibang tao. Yun yung isipin. Na, bago mag-disband, di ba? Ganun yung isipin. Pero hindi naman ganun. Siyempre, professional kami lahat. Tsaka wala, ano, focus talaga kami. Ayun yung inaantay ko sagot. Tsaka malaki din bigayan talaga sa inyo. Ayun yung... Hindi, yung sweldo. Sweldo. Malaki na talaga yung mga sahod. Malaki na yung sweldo niya eh. Ayun yung gusto kong sagot. Professional na talaga tayo rito. Kasi hindi mo naman iaalay yung career mo. Tsaka yung mga kampi mo, siyempre, parang nagtatrust na sa'yo yan eh. Kailangan mo. So, mga dawit pa yun eh. So, yun nga. With Detonator, already planning. Tuloy pa rin yung disband kahit mag-champion kayo. Nung nag-champion kami ko, Vex, parang apat pa rin kami. Kumbaga, naghahanap pa ako ng dalawa. Pero hindi na Detonator? Hindi na siguro. Ba't may siguro? Kasi pinipm pa rin ako eh. Ah, okay. Kung ano, kaso yung sahod namin mababa na. Ah, i-decrease kayo. Oh, wala na kasi yung Yoshimoto na. Dapat di kayo nag-champion para di kayo na-decrease. Nung hindi kayo nag-champion, stable yung salary nyo. Oh. Tapos nung nag-champion kayo, sabi, decrease daw. Pero yun nga, joking aside, yung apat, Sam H, Play Solo, RR, Benhur, stick together. Oh. Okay, so nag-arap kayo ng carry. Oh. Okay, so with or without sponsor, tuloy yung apat na yun. Kinausap ko kasi sila nung nasa Covex kami. Kumbaga man-to-man talk parang. Yun. Ayun, gusto natin man-to-man talk yung kakausapin mo talaga silang teammate mo kung anong plano nila. Ganun. Sa akin plano ko mag-stay lang ako. Hindi ako maghanap ng ibang team. Focus lang ako sa kanila. Okay ka doon, okay ka sa ganun. Pwede pa rin naman kasi akong yung iniisip ko pa. Magiging coach or drafter nila ako. Tapos sila player. Ah, okay. Yung isa pang isip ko. Ako, kahit na others may think of it na pro player ka pa, kaya pa yan. Pero yun din yung kulang ng mga Pinoy kasi. Wala nag-i-start yan. Analyst, coach, yun yung kulang. Kasi syempre, iba pa rin yung perspective nung hindi lumalaro at the moment. So, yung mga hindi nila napansin, talking about the players, ay yun yung pwede mong i-complement sa team. So, let's see kung saan pupunta yun, mga chief. Pero, speaking of kulang kayo ng carry, sino yung mga option doon? Mamaya, sasabihin mo sa akin. Kasi yung next topic natin is going to be, sino yung pinaka-trash talker na player na nakakainis? Meron din namang trash talker na nakakatuwa. Okay? And then yung second topic natin mamaya is outside mga players ng mga TNC, Pineski, Fnatic, at saka si Raven, sino yung top 5 at the moment na player mo for Philippines? That's outside TNC, Fnatic, Pineski, at saka si Raven na players. Pag-uusapan natin yan sa pagbabalik. Kaya stay there lang mga chief. Magbabalik kami together with Fly Solo dito sa Tamang Usapan.